Pero, and then kita natin yung pagiging homesick, no? Yung homesick, yung namimiss yung person, ganyan. Yeah. So, may mga gabi na namimiss nyo yung isa't isa, and pwedeng umiiyak din kayo dahil sa sobrang homesick nyo, mga kapiksi. Pero, kumbaga, kinakaya naman kasi sa larangan nga ng pera. Yun nga yung sabi ko, no? Meron din tayong presence ng water sign dito, Cancer, Pisces, Scorpio. So, yan yung mga signs na pwedeng zodiac sign ng partner mo, or baka may ganyan sila sa kanilang natal chart, mga kapiksi. Parang feeling ko yung iba sa inyo, parang either ikaw yung umalis or yung person mo yung umalis. Parang pinayagan para sa larangan na kumita yung pera, pero parang nandun din yung regrets, no? Parang nandun din yung regrets ng pagsisisi na sana hindi na lang pinaalis, sana. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ito ang ating monthly silip sa pag-ibig, kapalaran para sa Cancer, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus ngayong July 2023. Ito yung general reading lang, mga kapiksi, so hindi siya mag-resonate sa lahat. Dito sa unang spread, mga kapiksi, tingnan natin yung mga influences sa love life nyo, no? Comment down below guys if naka-resonate kayo sa mga energies, mga kapiksi. So, nakikita natin na very open kayo sa dating, mga kapiksi. Okay? Either single kayo or kahit na in a relationship kayo, mga kapiksi, no? Parang palagi kayong lumalabas. So, kung kayo ay in a relationship na with your partner or specific person, maaaring palagi kayong lumalabas ng iyong person, nag-e-enjoy, ganyan. And kung ikaw naman ay single, you are very open to dating para makamit ng mga person na same ng energy level mo, and eventually attract someone in your life. Mayroon tayong mature woman energy dito, mga kapiksi, either ikaw ito or energy ng specific person mo, pwedeng he-she na relationship, o kaya naman she-she yung relationship nyo, mga kapiksi. Okay, so ibig sabihin, pag mature woman, mature mag-isip, not necessarily sa physical age, mga kapiksi. Yung iba pwede na literal na physical age na medyo hindi naman sa matanda, medyo may edad na ganyan. Hindi ko alam kung ano yung edad eh, no? Yung edad na makukonsider mo as mature. Pero pagdating naman sa level of thinking nila, mature silang mag-isip. Yun yung ibig sabihin nito, mga kapiksi. Either ikaw ito or yung person mo. Yung iba sa inyo guys, I'm sensing na open din kayo dun sa mga dating apps, no? Which is uso. Yeah, uso nowadays, no? Especially sa ibang bansa, talagang sobrang patok na patok or in demand yung mga dating apps. Not sure dito sa Pilipinas, pero sa ibang bansa, parang nagbo-boom yung industry o yung ganyang klase ng dating channels. Okay? So, yung iba sa inyo, maaaring nandun kayo, and then you're meeting other people, and parang naghahanap ng iyong the one. Okay? So, kung ikaw ay single, mga kapiksi, and you want to attract love in your life, mayroon tayong subliminal dito sa ating channel, yung pampa-attract ng love and relationship. So, pwede nyong pakinggan yun, mga kapiksi, para makatulong sa inyo if in case na naghahanap kayo. Alright? Okay. So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages for you. So, itong deck na to, titingnan natin, mga kapiksi, yung mga ganap sa love life mo ngayong July 2023. So, shuffle ko yung cards. Hanapin ko yung energy ng love at saka yung energy ng cancer. Habang sinashuffle natin to guys, naka-flash sa screen nyo yung ating email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If mayroon kayo mga specific na gustong i-manifest sa buhay nyo, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng coaching session with me, mga kapiksi. No? Especially sa love, yung mga nare-receive natin na request, yung mga gustong maging ma-okay sila ng person nila, gusto magpapalit ng person nila, gusto magkabati ng person nila, ganyan. Alright, so for prices and discounts,
Mga ka-Pixie, mag-send lang ng email sa pinaypixietaryo@gmail.com. Pasensya na kayo guys, masabit yung boses ko. Kakainom ko lang ng luya actually. So, Cancer kayo ay represent ng King of Cups. Ito yung energy niya. Tapos ito yung energy ng love, mga ka-Pixie. For some of you, you may be dealing with fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. And nakikita natin na yung iba dito talagang sincere. And kumbaga nakikita natin yung love connection between you and your person. Although yung iba sa inyo, pwedeng LDR kayo nitong person na to dahil sa pera or LDR ka. Ibig ko sabihin sa pera kasi sa trabaho. Pwedeng yung iba LDR kayo dahil may mga obligation kayo financially. Reason kung bakit nagkahiwalay kayo nitong person mo. And nakikita natin yung pagiging homesick, no? Yung homesick, yung namimiss yung person, ganyan. So, may mga gabi na namimiss nyo yung isa't isa and pwedeng umiiyak din kayo dahil sa sobrang homesick nyo, mga ka-Pixie. Pero, kumbaga, kinakaya naman kasi sa larangan nga ng pera. Yun nga yung sabi ko, no? Meron din tayong presence ng water sign dito, Cancer, Pisces, Scorpio. So, yan yung mga signs na pwedeng zodiac sign ng partner mo or baka may ganyan sila sa kanilang natal chart, mga ka-Pixie. Parang feeling ko yung iba sa inyo, parang either ikaw yung umalis or yung person mo yung umalis. Parang pinayagan para sa larangan na kumita yung pera, pero parang nandun din yung regrets, no? Parang nandun din yung regrets ng pagsisisi na sana hindi na lang pinaalis, sana magkasama pa rin, ganyan, para kahit na mahirap yung buhay, at least magkasama, nagtutulong, ganyan. So, may mga ganun klase kayo na mga pattern of thoughts, especially kung first time kayo na LDR na parang medyo nagre-regret kayo din sa decision na pinayagan nyo na magkalayo kayo ng person mo. Pero, yun nga, oh, parang ito yung sinasabi ko, nadala-dala kasi nyo yung mga bigat ng suliran yun, especially pagdating sa financial obligation sa family, no? And ang hangad talaga din naman nyo parehas is mapaangat yung pamumuhay nyo. So, kaya kahit na nagsasuffer yung inyong relationship kasi LDR kayo, tinitiis nyo pa rin alang-alang sa mga anak nyo, especially if may mga anak kayo, mga ka-Pixie. Pero kahit na ganun, guys, na nakikita naman natin na maganda naman yung connection nyo ng inyong person, kumbaga, parehas kayo eh, no? Parehas yung namimiss yung isa't isa. Kung nahihirapan ka, nahihirapan din yung person mo, mga ka-Pixie. So, the feeling is mutual. Pero nandun yung pag-asa na sana maging okay, pag-asa na makakayanan nyo yan, pag-asa na malalampasan nyo yan para sa magandang buhay ng inyong mga anak, mga ka-Pixie. And although naka-experience kayo ng toxicities, which is normal lang naman, mga ka-Pixie, sa relationship, especially couples, no, may mga toxicities. Pero itong toxicities na to, I don't sense na, eh, pwede rin sa relationship na baka nagkakaroon ng temptation, especially if, let's say, magkalayo kayo, ganyan. Baka may mga temptation sa paligid, mga third parties, ganyan, na hindi maiwasan, especially pag magkalayo, no. Pero, nakikita natin, maaaring ito rin yung reason kung bakit medyo may mga umiiyak sa inyo kasi baka may mga nababalitaan kayo na ganyan-ganyan. Pero huwag nyo masyadong i-entertain, especially if wala kayong proof, mga ka-Pixie, or huwag na kayo maghanap ng evidence. Kasi pag naghanap kayo ng evidence, the universe will give you more evidences of infidelity, mga ka-Pixie. So, dapat mag-focus kayo sa pagkakaroon ng loyal and faithful na partner and harmonious na relationship. Yun yung ipagdasal nyo and yun yung hanapin nyo. Okay? Yun yung i-focus ng attention nyo. Maging dominant thoughts nyo para yun yung evidence na ipakita sa'yo ni universe sa iyong 3D. Huwag kang maghanap ng ebidensya na may third party, na hindi ka mahal, ganyan-ganyan. Kasi pag yun ang hinanap mo, yun talaga yung ibibigay sa'yo ni universe. Okay? Instead na yun ang hanapin mo, maghanap ka ng evidence na mahal ka ng person mo, sincere siya sa'yo, loyal siya sa'yo, ikaw lang ang para sa kanya. So, yun yung mga hanapin mo para yun din yung ipakita sa'yo ni universe. Alright?
Okay, so let me know guys if naintindihan nyo yung ibig kong sabihin. So, tingnan natin mga kapiksi. Pasensya na kayo guys sa boses ko sumasabit kasi masyado tayong maraming nire-record kaya nagagasgas yung boses natin. Okay, so tingnan natin yung mga yung love, additional love message for you, Cancer, you know, may mga subliminals tayo for LDR, especially if naka-resonate kayo dito. Meron tayong relationship meron tayong relationship subliminal for LDR combo, so pwede nyong pakinggan yun mga kapiksi. Very soon, no? Clearly decide what you want so that it comes to you now. So, mag-decide kayo, especially dun sa mga, sa first spread kasi natin, you are very open to dating mga kapiksi, nakaramdam tayo ng mga energy ng mga single dito, no? Kaya nga kayo dating queen eh, diba? Dating queen, you are finding the right person for you, diba? Kaya kayo nagde-date kasi hinahanap nyo yung, sa mga single to guys, hinahanap nyo yung tamang person na magpapatibok ng puso nyo. So, you have to clearly decide what you are looking for in a partner sa isang relationship mga kapiksi. Okay? Tapos, focus your attention on those traits, those qualities mga kapiksi, and with the intention na yun na yung makakasama nyo for the rest of your life or at least dyan sa relationship na yan na panghabang buhay kung gusto nyo, diba? And then send out your intentions to the universe and then let the universe do its magic for you. Okay, so isulat nyo guys if meron kayong mga certain qualities na hinahanap sa isang person. Syempre yung loyal and faithful, number one yan, diba? Loyal, faithful, sweet, thoughtful, ganyan, or I don't know, compassionate, big heart, sa physical, kung ano man yung gusto nyo, and then, I don't know, kung ano ba yung mga gusto nyo, prince charming, mga princess nyo, ganyan, isulat nyo mga kapiksi, and then, pray upon it, ipagdasal nyo na ipagkalob siya sa inyo para ibigay talaga sa inyo ni Papa G. Alright? Okay, so comment down below mga kapiksi if naka-resonate kayo sa mga messages for you. Ito yung ating timeless reading, madibdib ang silip sa kabalaran. Kung ninyo pa napapanood, panoorin nyo na. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing guys. See you again next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.